madugo kamakailan ang sabungan sa Panabos City, Davao del Norte. Hindi dahil sa salpukan ng mga panabong, pero dahil ang sabungero ang inatake ng sarili niyang manok. Makikita pa nung una na pinapatuka ng mga sabungero ang kanilang mga pambato. Pagkabitaw ng nakaputing sabungero sa kanyang alaga, sa halip na atakihin nito ang kalaban, siya pa ang hinabol. Niyari siya ng tari o hook na nakatali sa paa nito. Agad naman niyang nahawakan sa liig ang manok. Pero duguan na ang kanyang kanang binti. Daming dugo. Yung sa kloidya, halos dugo na lahat, pati yung salamin na sa sabungan. Siyak ako. Dito ako nakaupo nun. Pag-start ng laro ng manok, bigla na lang inatak si tatay. Klarong-klaro yung dugo dito. May dugo pa yan dyan. Punta doon sa hagdanan. Dapat kinakatayan. Paano nga ba kung ang itinuturing niyong parang anak ang pwede pala sa iyo pumatay? Higit pa raw sa anak kung ituring ng sabungerong si Arnold ang kanyang panabong na manok. Pero bakit sa isa nitong laban, ito'y naging agresibo? Biktima, ang 59 anyos na si Arnold. Nung dumating yung patient sa emergency room, weak-looking and pale-looking yung patient. Si Arnold kasi nawala ng halos 2 litrong dugo matapos magtamo ng 9 na sugat sa kanang binti at pati sa kanyang kaliwang paa. Pwede talagang ikamatay ng pasyente yon. Nung nangyari yung disgrasya, nandun po ako sa taas ng sabungan. Buhok agad sa kanya. Sumisigaw na ako ng papa. Naawa talaga ako. Sabi ko, huwag kang tutulog pa. Kaya natin to. Ako yung nagtari sa manok ni Arnold. Ito yung tari ang ginagamit ko. Ito yung nakatama sa kanya. Ganito yung katalas. Kasi matalas talaga to. Mas matalim pa to sa kutsilyo, ma'am. Ito po yung shirt ko no sa pangyayari. At saka po yung t-shirt ko po, puno ng dugo. Ito po yung tinali dun sa binti ng papa ko para hindi tumagas kagad ang dugo. Pagdating ko, nakita ko si papa sa may gilid sa ER. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko, ma. Si mahal na mahal namin yung papa ko. Nabutin ko lang siya na kaputla na. Umiiyak ako sa bahay namin. Hindi ko alam nga, ganun pala ang nangyari sa kanya. Samantala, matapos ang 4 na araw na gamutan, si Arnold nakaligtas sa kuko ng kapahamakan. Nagpapagaling na siya ngayon sa ospital. Dito sa ilalim, wala na. Natamaan ako sa tiil, pakita ko yung dugo. Hinawakan ko na siya. Hindi ko na alam na ano pang gagawin ko. Hindi naman ako makatindig. Wala ng paningin. 4 na dekada na raw na sabungero si Arnold. Parang mga anak ko na rin. Every other day, bibigyan ko ng vitamins para di magkasakit. Hindi bale na raw ang 500 pesos na kita niya sa pagkoconstruction. Mabawasan pa. May maipambili lang ng maintenance medicine ng kanyang mga manok. Ang gasto ko araw-araw sa manok, 120. Hindi ko talaga maiwan yung manok kasi pwede ko pagbili. Yun ang malaking pinaka-panalo. 16,000 yung 2 manok. Siguro natalo sa akin mga 80,000 na. 10 ang alaga niyang mga panabong. Sa lahat ng manok ko, yun lang ang hindi ko paborito kasi palaging nangagat yung mga kasama ko sa bahay. Very aggressive talaga sila.
Tinawag siyang man-fighter kasi kahit na yung nag-aalaga sa kanya, tinutuka niya or pinapalo niya. Dapat kasi, pag yung ilalaban mo na siya, iti-training mo rin yung manok eh. Meron din silang parang conditioning. Sasanayin mo sila sa ingay, sasanayin mo sila sa maraming tao. Ang manok kasi by nature talagang hindi naman sila designed para ma-domesticated. Siguro mga 3.5 to 4 inches ang isang tare. Sa bilis ng paa ng manok na may tare, kahit yung dulo lang ang sumabit doon, pumapasok siya. Pero nasa na nga kaya ang manok na umatake kay Arnold? Pagkuha ko sa manok, sinabi ko sa kanya, bakit mo nagawa sa papa ko nun? Binapakain ka namin, inalagaan ka namin, pero bakit? Manok, kalaboso. Kapag inayaan namin doon sa sabungan, baka kunin ito at saka gamitin po ulit. Baka meron namang taong masasaktan. Nagalit ako sa manok. Nakauwi siya dito pero ang asawa ko hindi. Laki ng pinsala binigay kay Papa eh. Gayunman, hindi nila ito kinatay. Ipinamigay na lang nila sa kanilang kaanak. Hindi namin kaya itong patayin dito. Kaya na lang ibinigay na namin sa kanya. Samantala, makalipas ang halos isang linggong pananatili sa ospital, si Arnold nakauwi na. Lisod na ko kay nanak ko sa mad niya. Maglisod na ko pangitag trabaho. Sa una lang niya akong mga anak, kay abutan pa na ako. Basig, unsa pa yung makakuha na ko. Ito yun akong sukuha. Mas malaki pa yung babayarin sa ospital kaysa sa mga nanalo yung sabong niya nung dati. Pero okay lang yun, ma'am. At least, makikita man yung pera, gagawa ng paraan, kaysa yung buhay ng papa ko. 14,200 ang naiabot talaga sa pamilya. Agad-agad man mag-action ako. Meron tayong tinatawag na proximate cause, jury. At ito'y ma-attribute natin, walang iba, kundi doon sa mismong may-ari ng manok na dinala niya doon sa arena. With respect doon sa regulation ng mga cockpit arena, na dapat, meron din pong mga nakaantabay dyan na medical. Ito kasi, ma'am, bago pang open, kulang kami sa preparasyon sa mga ganyan na pangyayari. May mga medics na kami dito na nakaantabay. Maulian siya, dili nang ta siya mag-ingon nga magtari, nagmanok. Gusto ko na po siyang tumigil na magsabong. Tigil mo na ako magsabong, pero hindi ko magtigil mag-alaga. Siguro, inatake niya ako kasi galit na siya sa akin. Hindi siya paborito. Ayun pala, sabi ni Arnold mismo, don't play favorites. Dahil pati pala ang manok na itinuring niyang parang anak. Naging Swail. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.